Magandang araw po. Tayo po ay magbibigay lamang muli ng kaunting kaalaman kaugnay nga sa latest update ng nagaganap na gera sa bansang Russia at Ukraine. Kaya siguraduhing tapusin nyo po ang video na ito dahil malaking tulong po ito para sa inyo. Nais nyo na ba itong malaman? Halina't atin itong talakayin. Bago tayo magpatuloy, siguraduhing nakasubscribe kayo sa ating official YouTube channel na Boss Balita TV. Sa pagpapatuloy ng gera sa bansang Russia at Ukraine, nakakapanindig palahibo ang mga sumunod na hakbang ng presidente ng North Korea, kung saan sinasamantala ni Kim Jong-un ang kasalukuyang kaguluhan upang kanyang masubukan ang kapasidad ng kanilang nuclear weapon na Wasong 17, na sa paniwala ni Joe Biden, sinusubukan ni Kim ang posibilidad na paabutin sa Washington DC ang nasabing ballistic missile na pinakawalan ng North Korea. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Wasong 17 ay lubhang napakadelikado dahil isa lamang ito sa pinakamalaki at pinakamalakas na nuclear weapon sa buong mundo na kayang tapusin at pulbusin ang isang bansa gamit lamang ang isang Wasong 17. Dahilan upang maalarma ang Pentagon sa Washington DC sa ginagawang ito ng North Korea. Isa pang nagpataas ng tensyon ngayon sa pagitan ng US at North Korea ang pinadalang satellite sa kalawakan ni Kim Jong-un na tinawag niyang God's Eye. Sa mga hindi po nakakaalam kung ano ang God's Eye, ang God's Eye ay isang uri ng satellite sa orbit na kayang kumuha ng aktwal na himahe ng paggalaw ng isang bansa. Sa madaling salita, para itong mata sa kalawakan na kayang bantayan ang isang bansa, kung saan pinatotohanan ito ni Kim Jong-un ang paratang na ito ng Pentagon, na ayon kay Kim, ginawa nila ito upang mapaghandaan ang posibleng pagsalakay sa kanila ng bansang US dahil sa napakaraming ipinataw na sanction sa kanila ng US at grupo ng NATO dahil sa pagpapalawid ng kanilang nuclear program. Ayon pa sa Pentagon, idadaan muli nila sa diplomasya ang pakikipag-usap sa North Korea. Natigilan na ang mga planong ito na posibleng pagmulan ng isang bagay na hindi maganda ang kahihinatnan. Ito ang dahilan kung bakit wala sa plano ng NATO ang makialam sa gera ng Russia at Ukraine na posibleng pagmulan ng World War III. Dahil alam ng NATO, maraming bansa na may hawak ng nuclear weapon ang pupuntiryahin sila na maaaring mauwi sa extinction ng tao, gaya ng dasal ni President Duterte na kapag nagsimulang gumamit ng gatilyo ang mga bansang ito, wala nang magagawa ang Pinas kung hindi manood at maghintay na lamang na mawasak ang mundo. I just pray to God that this will not really go out of control. Sabi ko na nga sa inyo, maybe probably you might have heard me on TV na pag hindi ito na-control, delikado ang mundo. Once they start to push the button of nuclear warhead or nuclear bomb. Hanggang dito na lang po muna ang inyong panonood. Sa tingin nyo, nalalapit na nga ba ang araw ng paghuhusga kung hindi ititigil ng mga bansang ito ang pagpaparami ng kanilang nuclear weapon, gaya ng sinabi ni President Duterte? I-comment nyo na po sa baba ang inyong reaksyon at atin pong babasahin isa-isa. At kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-comment ka na, i-like and share mo na rin, huwag din kalimutan mag-subscribe. Salamat po sa panonood, hanggang sa muli!